natin. Una po, baliktarin natin ang ating pork belly. Hiwain po natin ang padiagonal. Yan po. Yan lang po. At lalagyan po natin ito ng ating seasoning. Yan po. Matapos po natin hiwain ang kabila. Yung kabila naman. Yan. Ayan, paganyan naman tayo. Ang reason po natin, kaya po natin ginagawa yung ganito para dumasa ng gusto yung ating lalagay na seasoning. So, ayan po. Ganyan po ang tsura niya. Mga kamuraut. Ayan. Unahin muna natin ilagay ang ating Maggi. Saka natin. Ayan. Pahid lang natin ang buo. Ayan. Mamarinate natin ito ng mga 1 hour para tumalab yung kanyang seasoning. Okay, matapos po natin ilagay ang ating Maggi. Susunod naman natin ang ating toyo, ang ating soy sauce. Ayan. Tamo na yan. Ngayon, lagyan natin siya ng asin. Okay. Katapos naman ang ating paminta. Okay. Ngayon po. Baliktarin natin. Oh. Medyo lamasin lang natin. Ayan, ngayon po, i-marinate natin ito ng mga 1 oras. Ito na yung ating lechon belly matapos ang 1 oras nating pag-marinate. Ngayon, ang ilalagay naman natin yung ating ng mga filling. Filling ng saging. Unang-una ang ating sibuyas. Sumunod ang ating bawang. Singit-singit lang natin doon sa ating hiniwang diagonal na slice para tumalab ng gusto ang lasa ng bawang. Singit-singit lang natin. Ayan po. Makakabaraw. Parang gusto ko lang magdagtakan to. Tapos ang ating laurel o bay leaf. Next, ang ating onion leaves naman. Lagyan na natin ang ating lemongrass. Okay, iro-roll lang natin ang ating filling. Ayan po, habang tinatali po natin ang ating pork belly, siguraduhin lang po natin na mahigpit ang ating pagkakatali sa ating pork belly. Ang reason po nito ay para hindi lumabas yung kanyang katas, para i-absorb ng kanyang yung katas niya sa loob, para ang mangyayari po dito kung may pit po at hindi loose yung pagkakatali natin ng pork belly, ang mangyayari po niyan ay juicy inside at crispy outside. Kaya po siguraduhin natin na maganda at mainam ang ating pagkakatali ng pork belly. Yan po ang isa sa sikreto para magkaroon tayo ng tender, juicy inside and crispy outside. Okay po? Yan ang ating
Di Chumbele. Ngayon naman, ipahid natin yung natira nating sauce kanina, yung ating seasoning. Saka natin babalutin ito ng aluminum foil. Iano natin ito ng mga 30 minutes o 40 minutes. So, ito na yung ating ano. Balutin na natin siya ng foil. Okay. Really, i-air fryer natin ito ng 30 minutes ng mga 120 degrees o 150. Okay? Ayan po siya. Pasok natin. Ngayon natin 100. For 30 minutes, tingnan natin. Ayan, mga kabraut, after ng 30 minutes, check natin kung skin nyo ay golden brown na, katulad nito. At pwede na natin itong tanggalin at ilagay sa ating plato para tanggalin natin ating foil at sasalang natin ito ng wala ng foil. Ayan mga kabraut, i-unwrap na natin ang ating pork belly. Ayan, kailangan po ganito po ang itsura nyo bago natin tanggalin sa air fryer. Kailangan medyo golden brown na yung kanyang itsura para natin tanggalin yung buong foil. Kung hindi pa, magdagdag po tayo ng 10 minutes pa para lagyan po ulit ng ma-reach natin yung ganung kulay, gantong kulay. Ayan, ipahid naman po natin yan yung ating soy sauce na merong oil sa ating lechon belly. Ipahid natin sa buong lechon belly. At pagkatapos, isasalang na uli natin to sa air fryer. Yan. Ipahid na natin sa buong pork belly yung ating soy sauce na merong mantika o oil. At pagkatapos, ibabalik na natin to sa ating air fryer. Yan. Ilagay na natin sa ating air fryer. So, ayan po. Lagyan natin ng maayos sa ating air fryer. At natin nang iseset ang ating temperature sa 204 na temperature. Ito po yung maximum ng ating air fryer, kaya yan po ang ating ano. So, ngayon po, iseset naman natin ang ating timer in 30 minutes ang ating timer. So, ayan mga kabraut, i-check natin to every 10 minutes at ating babalik ta rin para makuha natin yung ating gustong kulay ng ating baboy. Ayan, medyo malutong na, kaya ingat lang po tayo, baka ma-overcook, masunugan tayo, hindi na po maganda. Kaya check lang po natin every 10 minutes at balik ta rin po natin hanggang sa makuha natin yung ating desired na kulay o yung gustong ng balat. Medyo ano pa po ito, medyo hindi pa yan ang ating gusto. And then from time to time po, ipahid natin yung ating yung ating soy sauce na merong oil. Ayan, para po lumutong at gumanda yung kulay ng ating lechon pork belly. Ayan, balik uli natin. Ayan, balik-balik na rin po natin hanggang sa makuha natin yung talagang gusto natin. Medyo okay nito, maganda-ganda na ang kulay nito. O, pahid pa lang tayo, pahid lang ng pahid. Kada baliktad natin, ipahid po natin yung ating oil na may soy sauce. Ayan, baliktad. So, maganda na ang kulay nito. Nagpuputo ka na yung balat. So, ibig sabihin nito, malapit na itong maluto, mga kaburaut. At makikita natin ang sarap nito. Medyo may katagalan. Siguro mga isang oras o 4-5 minutes itong ginawa natin nito para maluto ng ganito.
Pero worth it naman pagkatapos ito. Napakasarap nito ng ating lechon pork belly nito. Hindi kayo magsisisi. Ayan, balik na rin. So, ito na siya. Slow motion natin para medyo maganda ang ating dating. Ayan, ito na po ang ating final. Okay na ito, pwede na itong hanguin at ilagay sa ating hapagkainan. Pero i-slice muna natin para makita talaga natin kung talagang itong crispy outside at tender juicy inside. So we'll see. Yan, hanguin na po natin. Lagyan natin sa ating mesa at mahiwa na. Ayan po, naririnig naman nyo ang lutong ng balat. Talagang perfect po ang pagkakaluto ng lechon belly nito. Tingnan naman po nyo ang kulay. Napakasarap po. Ayan po, tingnan natin ang paghiwa. Napakalutong at napakasarap nito. Ayan. Ewan ko na lang pagka hindi ka napa-exercise dito. Kaya ingat lang doon sa mga medyo may high blood dyan. At medyo delikado to. Medyo ingat-ingat lang. Control. Ayan, nakita naman nyo kumakatas. Yan ang sinasabi nating tender juicy inside. Ayan. Ako. Ayan po. Juicy ang loob niya at napakalutong ng labas. Kaya siguradong sulit na sulit ang ating pagtataga. Ayan. Napakasarap. Salamat po muli mga kaburaut. Ito po muli ang inyong lingkod, si Berto Buraut sa kusina ni Berto. Please like, subscribe, and share sa ating video. Hanggang sa muli po at ingat po tayo. God bless everyone. Bye-bye.